welcome to my YouTube channel. For today's video, gusto ko lang po i-interview si Nanay na bilang matagal na OFW dito sa Hong Kong. Kukuha lang po ako ng mga simpleng tips at kaalaman kung paano siya tumagal dito. Simulan na po natin. Bali, tatanungin ko po siya kung anong pangalan niya at kung ilang taon na siya dito sa bansang Hong Kong. Hello, Nay! Hi! Gusto ko lang pong magtanong ng mga ilang tips sa kung paano po kayo tumagal dito sa bansang Hong Kong. Ano pong pangalan niyo, Nay? Ang tunay? Ay, opo, yung si Dorothea Rodrigo, taga Bacolod. Ilang taon na po kayo, Nay? I'm 68 years old. Ilang taon na rin po kayo dito sa Hong Kong na naninilihan? 35 years. Pero, ang tagal-tagal na Nay, ah. Pero, ang ilagay na lang natin 30 kasi ang 5 years kinuagod ko. Ah, bali po, bumalik na lang ulit kayo. Sige po. Ilang taon po kayo nagsimula dito na sa Hong Kong? Since 1985, October 1985. Oh, yun. Bali, ilang taon na po kayo ngayon, Nay? 68. Wow, kaya nyo po talagang magtrabaho sa edad na yan? Mild na lang. Okay naman po yung pakikisama ng mga amo niyo sa inyo. Oo. How about po, Nay, sa mga experience na naranasan nyo sa tagal ng pagninilbihan nyo po dito sa Hong Kong? Maayos naman, pero minsan mayroon mga problema, pero hindi naman maiwasan ang mga problema. Opo, totoo po yan. Sa halimbawa po, Nay, nagsimula po kayong nagtrabaho dito, magkano ang sahod na inabutan nyo? Na 1985, 1,350. Oh, maliit pa po na. So ngayon, taon-taon po yun, tumataas. Kasi sa 30 years ako, limang amo ang natrabahoan ko. Good po yan, Nice. Kasi sa tagal pong yun, ibig sabihin, talagang maganda po yung servisyo nyo kasi ilang taon lang po yung, ilang amo lang po yung pinalit-palitan nyo. Kasi tatlo ang amo po, nagpupod sila. Tapos, bali po sa unang amo nyo na ilang taon kayo doon? 6 years and 5 years. Oo, matagal na rin po yun. Sa pangalawa? Sa pangalawa, 2 years. Bali po, tinapos nyo lang po yung kontrata nyo sa pangalawa. Sa halimbawa po, sa pangatlo naman, Nay? 2 years din. So, bali po, Nay, dito kayo masyadong tumagal sa last amo nyo dito. Sa 30 years, Nay, magkano na po yung, at ano na po yung mga naipon nyo? Mga investment nyo ba na para pag halimbawa po uuwi kayo ng Pilipinas, hindi na po kayo mamroblema sa pira at ipon? Ako din, nakabili ako ng bahay, cash, to pay my bike. Amen, Lord. And then, marami na akong tulungan yung mga apo o pamangkin niya nag-aral. Mayroon akong pamangkin, apo, naging tulungan, nurse, nandoon na sa London. Wow, galing na yan. Tapos, 5 sila ginpaaral ko, yung mga apo, may engineer, may nurse, may teacher, may computer. Yan din po na yung kagandahan talaga ng mga nag-abroad, no? Kaya lang minsan may homesick talaga. Paano nyo po nilabanan yung homesick na yun? Kasi at the same time, naisip ko yung future. Yun po kasi talaga yung pinaka main reason natin. Dapat talaga itutok yung isip natin sa mga future natin. Hindi po yung homesick. Kasi yung homesick, kaya natin labanan yan. Tapos po, Nay, paano po ba yung pakikisama mo? Bukod po sa amo mo, syempre may nakasama kang mga kapwa mo, OFW.
paano mo po inano yung pakikisama mo? Para kailangan more patient ka. Yes. Number one. Tapos i-prayer mo sila at huwag mo sila pansinin sa mga negative nila. Negative thinking. Ang isipin mo yung mga talagang gusto mo maabot na. Yung positive talaga. Okay. Kasi kung intertinon mo yon, hindi ka makarit sa outside. Yes, Nay. Tama ka po dyan, Nay. So, bilang po ako baguhang OFW, salamat po sa mga tip nyo yan para po maipalo ko rin kung ano yung ginawa nyo para tumagal din po ako dito. Nay, ano pong mai-advise nyo sa mga kapwa natin OFW na may hina pa po ang loob nila na para kung paano po nila marating itong ngayon na nararating nyo? Always pray to God. Yes. And then ipanalangin mo din sila, tapos yung mga i-advisean mo sila, kailangan always positive yung i-advise mo. Nagkakaroon bala ng strength at saka kalakasan sa kanila, huwag mo sila i-down, kasi kung i-down mo sila, lalo sila humihina. Yes, Nay. Salamat, Nay. Ngayon po, Nay, salamat po at nakuha ko na po yung 10 katanungan sa inyo. Maraming salamat, Nay. So, ngayon po, nakuha na natin yung side ni Nanay, kung paano po siya tumagal dito sa ibang bansa. So, guys, sa mga kapwa na kapwa ko OFW, manood po kayo sa live na ito, sa interview ko kay Nanay, para po makakuha kayo ng some tips kung paano tumagal dito at paano po natin labanan ang mga homesick at lalong malayo tayo sa pamilya. So, maraming salamat, guys. Please subscribe to my channel and comment below, like, thank you.